Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan! Hello mga kasari! Kamusta po kayong lahat? Ayan, para sa mga nag-uumpisa, nagbabalak, nagpaplano at gustong magtayo ng isang sari-sari store, panoorin niyo po hanggang dulo ang video na ito para magkaroon po kayo ng idea at madagdagan ang ating kaalaman para sa sari-sari store business. Ano, saan nga ba mas murang makakabili o makakakuha ng mga paninda para sa ating sari-sari store? Sa ahente ba? O sa mga supermarket or sa grocery? Base po sa aking experience mula dito sa aking sari-sari store, is mas makakamura po talaga sa ahente. Okay? Pero kung tayo po ay nagsisimula pa lang, nagpaplano na isang sari-sari store, is wala pa po tayong ahente niyan. Kaya makakakuha po tayo ng mga paninda natin bilang tayo po ay nagsisimula ng isang sari-sari store is sa mga supermarket or sa mga grocery. Yeah, no choice po talaga tayo. Hindi po tayo agad makakakuha ng ahente kung tayo po ay nagsisimula pa lang at bagong bukas pa lang po ang ating sari-sari store. Yeah, po, sa karanasan ko po is, nung nag-uumpisa pa lang ako, sa mga grocery po ako, kumukuha ng aking mga paninda. No? So, no choice ako kundi isa-isahin po lahat ng mga grocery or wholesale lang doon sa bayan at pagkukumparahin ko nga po yung mga presyo at kung saan nga po yung pinakamura, eh, dun po ako namimili ng mga paninda. And then, katagalan po, dahil sa along the highway din po, yung pwesto ng aking sari-sari store, is maraming dumaraan at maraming nakakakita ng mga ahente dito sa aking sari-sari store. Kaya naman, yung mga iba ko na pong items ngayon, is sa ahente ko na po kinukuha. Kasi mas mura po talaga sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga drinks. Soft drinks, alak, sigarilyo. Yan, mas mura po sa ahente. Pero yung mga, may iba rin po silang items na medyo mahal. Compare naman po dun sa grocery. Yan. Yung mga mahal sa grocery is yun po yung hinahanap ko sa ahente. Or kung may nag-alok sa akin ng mga ahente na alam ko mas mahal sa grocery, sa ahente ako kumukuha. Pero kung alam ko na mas mahal sa ahente at mas mura sa grocery ako kumukuha. Okay? Sa mga supermarket or sa mga wholesale, given na po yan kung ano po yung presyo nila na medyo mataas, minsan po kapantay ng sa ahente. Pero mas lamang po, lahat ng mga paninda ko po dito, mas lamang po na puro ahente po. Sa ahente ko po kinukuha. Kasi bukod sa less hassle na pagpunta para mamili, yung oras pa lang po, nakakatipid na ako doon. And then yung pamasahe, 'di ba? Hindi na ako magbubuhat na pauwi papunta dito sa aming sari-sari store. Mas pabor po ako sa ahente. Okay, lalo-lalo na po sa sitwasyon ko na mag-isa lang ako nagma-manage ng aming sari-sari store. Kung lalabas kami talagang kino-close ko yung sari-sari store namin. No, kaya kapag talagang may ahente diyan, sa ahente na ako kumukuha. Kaysa naman pupunta pa ako sa bayan para mamili, sayang yung oras at sayang din yung customer na kung sakali may mga bumibili na mga ganong oras, sarado yung tindahan ko, ba? Diba? So, ayan, kaya mas pabor po talaga ako sa ahente. Pero dahil sa mga nagsisimula pa lang tayo at bagong bukas pa lang yung ating sari-sari store, pumunta tayo sa mga supermarket or sa mga grocery na pinakamalapit sa lugar natin. And then, ano natin, pagkukompare po talaga natin yung mga presyo. Ang kinaganda rin po sa ahente, bukod sa less hassle, free delivery pa, ba? Diba? No, yung mga iba pong items is consignment. Ang consignment po kasi is, kapag nabenta na po yung product nila, yun lang po yung amount na kukunin nila. Okay? Katulad po ng Hopya. Ayan, yung Hopya po is consignment dito sa akin yan. Kung ilang piraso lang po yung nabenta, yun lang po yung ibibigay ko na bayad sa kanila. And then, yung mga natira na Hopya is BO na po yun. Papalitan nila ng panibago. No, yun yung consignment. No? Yung iba naman pong ahente is nagsa-0% interest po sila na credit. Katulad po ng sa sigarilyo. Yan. Hindi ko po matatawag na consignment yung sigarilyo kasi after 2 weeks, maubos o hindi yung lahat ng sigarilyo mo na nakuha, babayaran ko po, babayaran pa rin yun na buo sa kanila. Let's say, 2 rim ng sigarilyo ang kinuha ko. And then after 2 weeks, babalik po yan sila. Kung 1 rim lang po yung napaubos ko within 2 weeks, ang babayaran ko pa rin po sa kanila is 2 rim ng sigarilyo. Okay? So, meaning to say, hindi po talaga siya consignment. Kasi nga ganun po yung patakaran. Ang ano lang po sa sigarilyo is 0% interest na pautang.
Okay? Ang kinaganda rin naman po doon dahil sa 0% interest nila na pautang na within 2 weeks is yung dapat na ipampupuhunan mo doon sa sigarilyo is pwede pa po natin maibili ng iba pang paninda na mga wala pa dito sa ating sari-sari store. No? Kailangan lang po talaga nating separate yung pera ng sari-sari store at yung sa personal na pera. Dito po sa sari-sari store ko, marami na po akong supplier. No? Hindi lang po sa mga ahente. Yung mga hindi dumadaan na ahente dito sa akin, yung po yung chine-check out ko sa grocery. Yan, may mga grocery apps tayo. And then yung mga wala naman sa grocery at yung medyo mahal sa grocery, yan naman ang tinitingnan ko sa mga wholesale dito po sa bayan namin. Yan, yan yung mga kinukuha ko at yung mga wala pa talaga na hinahanap ng mga customer, yun yung hinahanap ko sa bayan. Pero yung unang-unang bukas pa lang po itong sari-sari store ko is wala pa talaga tayong ahente niyan. Wala pa talaga tayong grocery apps. Wala pa yan. Lahat po sa bayan binibili. Lahat ng items ko, lahat ng paninda ko, sa bayan ko po yan kinukuha. At katagalan, unti-unti nang dumadami yung mga ahente dahil yung sari-sari store ko nga po is along the highway. So, nagpapasalamat tayo doon dahil nakikita nila yung sari-sari store natin. Kapag kami mga ahente po na nagpapa-order, sa ahente po kumukuha. Lalong-lalo na po yung mga drinks. Drinks, soft drinks, alak. Yan. Pinakamura po yan sa mga ahente, sa mga nakatruck-truck. And then yung sigarilyo naman po, sa ahente ko na rin po yung kinukuha kasi bukod nga po doon sa 0% interest na credit, no, meron pa po sila mga pa-promo na hindi po natin maa-avail sa mga grocery, sa mga wholesale na pinagbibilan natin. No? Talagang sa ahente lang po yan maa-avail. Ayan, yun nga po, meron silang 0% interest at saka may mga pa-promo pa sila, may mga pa-free. No? Na kapag kumota tayo, binibigyan tayo ng mga ilang pirasong sigarilyo ulit or isang tay ng kopi ko, ng mga kape, ng mga paninda din. Mas pabor po talaga sa akin yung ahente, no? Tsaka mas nakakamura po talaga sa ahente. So yan, no? Yung pinakamura talaga na bilihan ng mga paninda ay sa ahente. Pero may mga ahente rin po na medyo mahal. So ipagkumpara natin, no? Kailangan hindi lang po isa ang magiging supplier natin. Dalawa, tatlo, mas higit pa, mas maganda. Okay, para kung wala man sa isang tindahan na yung hinahanap natin, pwede pa nating makita sa iba pang pamilihan, sa iba pang supermarket or sa iba pa nating supplier. No, tsaka yung kung mas mahal dito sa isang supplier natin, pwede pa nating mabili or makita sa iba pang supplier na mas mura pala. No? Kaya kailangan hindi lang po iisa ang ating supplier. Kailangan mas marami, mas maganda. Okay? So, ayan, no? Hanggang dito na lamang po. I hope nagkaroon po kayo ng idea. Lumawak ang inyong kaalaman, no? Tungkol sa sari-sari store. So, kung meron po kayo natutunan at hindi pa kayo nakasubscribe, okay lang, basta panoorin nyo pa rin yung iba kong mga video at yung mga susunod kong video. No? So, ayan. Pero kung isusubscribe nyo yan, mas maganda po. So, ayan. Mas maganda pa rin na isubscribe nyo pa rin yung channel ko na ito. No? So, ayan. Para maging update po kayo lagi sa mga susunod ko pang video. So yan, thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.